Okay, so magandang hapon po sa inyong lahat. Okay, so welcome. This is Lester T. Okay, welcome to this channel. And if you're new to this channel, you can click the subscribe button for you to be notified, okay, to all of the videos that I will be posting. Okay, so math-related videos. Okay, so for this day, I will share the use of calculator to solve n factorial. Okay, again, the use of calculator to solve n factorial. So is it possible? Okay. So, possible ba yun? Okay, yes. So, kung ikaw po ay nasa high school level, okay, mas magandang alam mo muna yung pinaka-basic na pamamaraan para makuha ang n factorial before you go with the use of scientific calculator. So, yun lang ang suggestion ko. Okay, so magandang alam mo muna paano makuha yung value ng n factorial using the method, the basic method, okay, before ka pumunta dito. Okay, so yun. So, sige, since nabanggit ko na rin naman the use of calculator to solve the n factorial, okay, so ganito, okay, ayan, kung kayo po ay may scientific calculator, ang meron ako ngayon ay Casio FX82MS. Ayan, so ganito yung itsura niya. Okay, so ganyan yung itsura niya. Then, mapapansin nyo guys, okay, mapapansin nyo, okay, meron tayong factorial symbol, okay, factorial symbol, nandito siya sa part ng, okay, ito, so, ayan, so ilalapit ko, so nandito siya. Okay, so ito, okay, ito. Sa taas nito, sa taas ng x raised to negative 1 ba yan? Ayan yung kulay dilaw. Okay. Ayan. So kapag may ganyan sa calculator nyo, sa scientific calculator nyo, okay, so kung may ganun sa scientific calculator nyo, then that calculator capable of, okay, solving n factorial problem. Okay, halimbawa 7 factorial, 8 factorial, 9 factorial. Capable siya, pwede siya makapag sagot ng mga ganong case ng mga n factorial problem. But then may ibang calculator, yung mga medyo minimal lang ang command, hindi tulad nito, na ito halos kompleto na to. Nandiyan yung mga about sa trigonometric function, okay? Yung mga combination, about the combination, permutation, okay, yung log, okay, so, ayan, kompleto, square root, radicals, ayan, so yun, exponential, so nandito sa gantong klase ng calculator na to. Then kapag may ganun nga, yun nakikita nyo may factorial sign, so ang factorial sign kasi, pwede mo siyang ma-describe na parang exclamation point. Pero in mathematics, it's not exclamation point. It's a factorial sign. Okay? Or symbol. So, kung may ganun, ang unang gagawin, okay, syempre kapag naka-on na, okay, na-on mo na, okay, naka-on ka na, tapos ang sabi din sa inyo ng teacher nyo, okay, lalo na yung mga nasa college, halimbawa, solve, okay, what is the value of 9 factorial? So, anong unang gagawin? Okay, so pindutin mo muna yung 9. Okay, pindutin mo muna yung 9. Okay, napindut mo na yung 9. Then, after that one, pindutin ang shift. Okay, kailangan mo yung shift. Okay, napindut ko na yung shift. Then, pindutin mo yung kung saan mo nakita yung saan yung, ano yung, nasaan yung button ng factorial symbol, factorial sign. So, ito. Ayan. So, ganyan na yung lumabas. 9 factorial. So, medyo baliktad lang ata dyan sa inyo. Or hindi naman. So, ganyan ang 9 factorial. Then, after mapindot yung shift, after mapindot mo yung factorial sign, factorial symbol, pindutin mo yung equals. Equals. Ito. Yung equals dyan. Dito sa ilalim. Ito. Yung equals, pindutin mo. Pag napindot mo, ang lalabas. Okay, so yan. Anong value yan? Okay, 362
362,000. Okay, so hindi atrahi kita sa camera. 362,880. So that's the value of 9 factorial. So ganun lang ang paggamit ng calculator to solve n factorial problem, related problem. Okay, lalo na yung mga about sa, lalo yung mga discussion na sa permutation, combination. Okay, so yun na po. So, pwede nyo gamitin yung calculator. But then, I suggest kung kayo pa ay high school, mas magandang alam mo muna yung basic method to get the value of kung anong n factorial yan. If it's 11, 7 factorial, kailangan alam mo muna yung basic before you go with the easy method, easy way. Okay? So, yun lang. Hope na itong araw na ito ay nakapag-share ako ng bagay na pwede nyo i-apply sa inyong pag-aaral. Thank you, and don't forget to like, share, and subscribe. God bless you.